Walang patid ang pakikipaghalika ni Cody sa kanya hanggang sa makarating sila sa hotel room na kinuha nito. Malapit lamang iyon sa bahay nila Daniel. Ramdam niya sa paraan ng paghalik nito ang selos at galit na nararamdaman nito. Itinulak siya nito sa pader at doon siya mariin na hinalikan. Nakakapanghina ang paraan ng paghalik nito. Saglit nitong itinigil ang paghalik na ginagawa nito sa kanya nang ma-realize nitong nasasaktan na siya. Tinitigan niya ito. Sabi mo kagabi sa akin ka lang. Why did you do that, L? Tell me, mahal mo pa ba talaga siya? Nag-aapoy sa emosyon ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya at naghahanap ng kasagutan ang mga mata. Bakit ikaw? Mahinang sambit niya. What? Bakit ikaw? Kasama mo ang ex-girlfriend mo na dahilan kung bakit ka nagpapanggap na bakla. Sa tingin mo, anong mararamdaman ko? Napalunok ito dahil sa kanyang sinabi. Lou, you're not answering my question, L. Hindi ko na mahal si Herbert. I never fall in love with him. Tumagal ng 3 taon ang relasyon namin dahil siya lang ang naging kaibigan ko sa Italy. I never slept with him at alam kong alam mo yun. Hindi mo siya minahal kahit isang araw. Hindi niya alam kung may inis o matatawa siya sa tanong ni Cody dahil unti-unti naman nawala ang gitla sa noo nito. Para itong bata sa itinanong nito sa kanya. Hindi, at alam ni Herbert yun. Kaya nga nagdesisyon kami maging magkaibigan na lang. Kahit na, nagseselos pa rin ako. Napasimangot na naman ito. Ako nga ang nagseselos eh. Sinadya ko lang talagang lambingin si Herbert dahil naiinis ako sa'yo. Pagkatapos mo akong makasama buong gabi makikita kitang may kadate na iba. It's not a date, baby. Matagal ko na rin nakalimutan si Manilyn. Hindi rin siya ang dahilan kung bakit ako nagpanggap na bakla. Ayoko lang talaga may kasal sa ibang babae. Napalunok naman siya. Pero sa'yo pwede, siguro kung hindi mo lang ako pinagseselos ng ganito. Dugtong pa ni Cody sa sinasabi nito. Nag-iwas siya ng tingin sa binata dahil hindi nito alam ang sinasabi nito. Hindi niya maiwasan kiligin dahil pakiramdam niya inaalok siya nito ng kasal. Look at me. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi upang mapatingin siyang muli sa mga mata nito. I love you, L. Mahal na kita. In fact, mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Akala ko nung una attracted lang ako sa'yo dahil napakaganda mo. Pero habang tumatagal, gusto ko palagi na kitang nakikita. Gusto ko palagi na kitang nakakasama. I never felt this way before. I never been in love. Ngayon lang. Sa'yo lang. Ikaw lang ang babaeng nakakapagpabaliw sa'kin. Hindi ko alam kung mahal mo rin ba ako, pero I'll try my best to win you. And sorry kanina selos na selos lang talaga ako. Napanganga lamang siya sa sinabi ni Cody. Sensridad at punong-puno ng emosyon ang mga mata nito habang sinasabi nito ang mga katagang iyon. Parang may mainit na kamay na humaplo sa kanyang puso. Mahal na siya nito, mahal na mahal. Para siyang nananaginip. Ah, ano nga ulit yon? Pwede po pakiulit. Napapakurap niyang tanong, masyado kasing nakakabigla ang pag-amin nito. Ang haba ng sinabi ko, L. Pero may alam akong paraan para maramdaman mo na lang yung mga sinabi ko. Pilyo itong ngumiti bago nito muling sinakop ang kanyang bibig. Kakaiba ang paraan ng paghalik nito sa kanya ngayon. Dahan-dahan iyon at para bang nilalasahan talaga nito ang lasa ng kanyang mga labi.
halos mapaungol siya sa paraan ng banayad nitong mga halik. Napapahalak rin siya dito sa ganoong paraan. Masarap itong humulik kapag nanggigigil ito at masarap rin humulik kapag dahan-dahan. Bahagya pa nitong nasipsip ang ibabang labi niya kaya halos mapaungol siya. Damang-dama niya ang kakaibang emosyon nito habang hinahalikan siya nito. Kung kanina ay pagseselos at galit ang nararamdaman niya sa mga halik nito, ngayon naman ay pag-iingat at pagmamahal ang kalakip ng halik na iyon. I love you, L. I really do. Kaya sa akin ka lang ha. Tanong nito pagkatapos siyang halikan sa kanyang mga labi. I love you too, Cody. Mahal na mahal na rin kita. Saglit niyang napansin na may dumaan na lungkot sa mga mata nito ngunit agad rin iyon nawala. Muli nitong hinalikan ang kanyang labi. Hindi ka ba masaya na mahal rin kita? Nag-aalalang tanong niya. Masaya. Tipid itong ngumiti at sa palagay niya may ibang iniisip ito. Parang hindi naman eh. Kinapit nito ang kanyang bewang at napapangiti nitong isinubsob ang gwapong mukha nito sa kanyang leeg. Natatakot lang ako. Baka mahal mo lang ako dahil sinabi kong mahal kita. Pinalo niya ang pisngi nitong nasa bandang leeg niya. Mahinang tapik iyon. Ano ka ba, mahal kita, Cody? Mahal na mahal. Kahit na akala ko bakla ka eh, minahal pa rin kita. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Nakakabaliw kaya, sobrang gwapo mo kahit pakendeng-kendeng ka. Sobrang sweet mo pa sakin. Sino naman kayang hindi mai-inlove sa'yo? At hindi ko rin alam kung kailan nagsimula eh. Basta ang alam ko lang masarap humulik yung amo kong baklita. Napangiti ito sa kanyang mga sinabi. Sa gwapo kong to, sa tingin mo talaga baklita ako. Anakan kaya kita ngayon, ham. Napansin niyang naging makislap na at masigla ang mga mata nito at nawala na ang kaninang pag-aalala at lungkot na nakikita niya sa mata nito. Baka nga naanakan mo na ko kagabi. Grabe ka, ipapasok mo palang pinaputok mo na. Natatawang sabi niya. Bago siya napatili nang buhatin siya nito, nakapulupot ang mga bisig nito sa kanyang pangupo habang buhat siya nito. Dahil sa sinabi mo, parang gusto kong gawin ulit iyon. Cody, ibaba mo ako. Natatawang sabi niya, ngunit ibinaba siya nito sa isang malaking kama ng hotel room na iyon. I love you, L. Ready ka na. I love you too, Cody. Saan? Sa walang tulugan. Napangisi ito nang manlaki ang kanyang mga mata. My gosh, Cody. Isa-isa lang tuwing gabi, baka malas pag naman ako kung gabi-gabing walang tulugan. Natatawang reklamo niya sa binata ngunit aaminin niyang masarap naman kasi ang kanilang ginagawa at kahit siya ay ayaw niyang patigilan ito kapag nasimula na nilang maglaro. Are you sure isang round lang ang gusto mo? Napalunok siya nang mag-alis ito ng damit pang itaas nito. Nakakapanghina ang magandang katawan nito. Kay sarap-sarap magpayakap sa mga muscles nito at kay sarap rin haplusan ang mga pandesal nito sa tiyan. Daig pa nito ang mga male models ng mga sikat na kumpanya. Sige kahit 3 rounds kaya ako siguro. Napapangiting sagot niya, kaya napangitilin ito. Tignan natin, baby, kung hanggang 3 lang. Baka kasi umungol ka na naman ng sige pa, Cody. Sige pa, Cody. Maloko nitong ginaya ang pag-ungol niya kaya naman binato niya ito ng isang unan sa mukha nito. Sira ulo. Nagtawanan silang dalawa bago ito pamatong sa kanyang katawan. Kumain ka na ba ng dinner? Tanong nito habang napakalapit ng mga labi nito sa kanyang mga labi.
Hindi pa nga eh. Ako rin hindi pa kaya kakainin na lang kita. Napatili siya nang alisin nito ang kanyang pangibabang damit. Ngunit pinigilan niya ito nang may maalala siya bigla. Wait, hindi pa pala ako naliligo simula kagabi. Tumawa ito. It's okay, isipin ko na lang bagong flavor. Cody. Isang malakas na kalampag ang gumising kay Elizabeth mula sa mahimbing na pagkakatulog niya. Eli opened the door. Eli. Napainat siya ng kanyang mga kamay. Araw iyon ng Linggo at wala sana siyang balak gumising ng maaga lalo na't gabing-gabi na siya hinatid ni Cody mula sa hotel na pananggalingan nila noong Biyernes ng gabi. Buong Sabado siya nito pinagsoon. Ayaw pa nga siyang tantanan ng binata ngunit umangal na siya. Sa tingin niya ay matatanggol na ang mattress niya mula sa kanya kung hindi pa siya uuwi sa kanyang kondominyo. Masyadong mahilig sa laro ang lalaking iyon. Oo, masarap nga, ngunit hindi kinakaya ng powers niya. Gusto pa nga nitong makaisa sa kanya kagabi ngunit pinagtulakan na niya ito palabas ng kanyang kondominyo. Flashback last night. Please, dito na lang ako matutulog. No baby, uwi ka na. Pagod na pagod ang katawang lupa ko sa'yo no. Natatawa niya itong hinihila palabas ng kanyang kondo. Napalabi ito. Ayaw mo na ba akong makasama, baby? Of course not, pero kilala kita, hindi mo ako titigilan eh. Promise, good boy ako tonight. I will let you sleep. No, Cody, umuwi ka na. Baka dumating pa si Kuya Taylor eh, sige kakukurutin niya yung singit mo. Napabuntong hininga ito at parabang ayaw talaga nitong mapalayo sa kanya. Magpakasal na kaya tayo? Seryosong tanong ni Cody habang malungkot itong nakatingin sa kanya bago siya nito niyakap sa kanyang bewang. Cody. Magpakasal na tayo please, dahil ayoko na mapahiwalay pa sa'yo. I want to be with you every time. Kung ano-anong sinasabi mo. Baka maniwala ako sa'yo. I'm serious, El. Gusto na talaga kitang pakasalan. Sorry kung wala akong dalang singsing ngayon at kung biglaan. I just want to tell you what I really feel right now. And right now I want to marry you. Kahit anong mangyari, ikaw lang ang gusto kong mahalin ng ganito. Kinurot niya ang tagiliran nito kaya naman nakiliti ito ng kaunti. Kung ano-anong sinasabi mo, Cody. Uwi, Shupi, mag-propose ka ng maayos kung gusto mo akong pakasalan, no? Itinulak niya ito palabas ng pintuan at agad niyang sinarado ang pinto ng kanyang kondo. Ilang beses pa itong nagmakaawa sa kanya na papasukin niya ito ngunit hinayaan lamang niya itong umuwi. Napangiti siya nang makatanggap siya ng text message mula kay Cody bago sa matulog ng gabing iyon. Good night, El. Mahal na mahakita. Always remember that. I love you so much. Para siyang kinilabutan sa text message ni Cody ngunit binaliwala lamang niya iyon. Nag-reply siya kay Cody bago siya matulog ng gabing iyon. Good night, Cody. Pinagod mo ako ng sobra kaya matutulog na ako ha. Mahal na mahal rin kita, Cody. Walang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Napabuntong hininga siya nang may send niya iyon kay Cody. Wala pang ilang minuto ay nakatulog na siya dahil hindi na niya kaya pang labanan ang kanyang kapaguran. End of flashback. Eli. Open the door, please, Eli.
Pupungas-panggas pa siyang lumapit sa pintuan ng kanyang kondo nang marinig niya ang boses ni Herbert. Antok na antok pa siya ngunit parang nakakapag-alala ang boses nito. Para bang may hindi magandang nangyari. Paika-ika siyang lumakad palapit sa pinto. Bakit? May sunog ba? Bungad niya kay Herbert. Eli. Napakurap-kurap siya nang yakapin siya nito. Kinabahan siya dahil baka sa mukha nito ang pag-aalala. Ano bang nangyari Herbert? Tumitig lamang si Herbert sa kanya habang nanginginig ang katawan nito sa takot. Herbert, ano bang nangyari? Napaano ka? Hindi ako. Sino? Natataranta na rin niyang tanong ngunit pumasok lamang ito sa loob ng kanyang condo unit at agad nito hinanap ang remote control ng kanyang telebisyon. Agad nitong binuksan ang flat screen TV na parabang takot na takot ito. Ano bang nangyari Herbert? Saglit siyang natigilan sa paglapit kay Herbert nang matuon ang kanyang paningin sa screen ng telebisyon. Para siyang ipinako sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang narinig. Breaking news update. Isang anak ng multi-billionaire businessman sa ating bansa ang nasa bingit ng kamatayan matapos mabangga ang sinasakyan nitong kotse sa isang 10-wheeler cargo truck. Ito ang nag-iisang anak ng negosyanteng si Kenji Hoffman na kinilala bilang si Cody Jean Hoffman. 28 anyos at isa ring matagumpay na negosyante sa ating bansa. Pakiramdam ni Elizabeth ay nanghina ang buong katawan niya nang makita ang gwapong mukha ni Cody na nasa balita ngayon. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod kaya naman napaluhod siya sa sahig. Agad naman tumakbo si Herbert para alalayan siya. Eli. No. Hindi yan totoo. Kasama ko lang kagabi si Cody. Sunod-sunod nang nagpatakan ang kanyang mga luha hanggang sa napahagulgol na siya. Ayon sa nakalap nating impormasyon, galing lamang ito sa isang shotgun wedding na nais mangyari ng pamilya nito. Tumakas di umano ang binata upang hindi maikasal sa babaeng nakatakda nitong pakasalan. Dahil sa pagmamadali nito at sa pagtakas sa mga tauhan ng ama ay nabunggo ang sinasakyan nitong kotse sa isang 10-wheeler cargo truck na critical rin sa ngayon ang driver nito. Sa ngayon ay naitakbo pa sa hospital ang mga biktima at parehong agaw buhay ang mga ito. No, Cody, no. Napapahagulgol siyang hindi makapaniwala sa binabalita sa telebisyon. Umiiyak rin sa kanyang tabi si Herbert habang hinhagod nito ang likod niya. Dadalhin kita sa kanya Eli. Umiiyak na sabi nito sa kanya kaya naman pinilit niya makatayo kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod. Puntahan na natin siya ngayon na. Diyos ko po, hindi ito totoo. Ngunit hindi pa man siya nakakatayo ay unti-unti nang nagdilim ang kanyang paligid. Eli. Nasalo lamang siya ni Herbert dahil hinimete siya sa mga bisig nito. Nang magising si Eli ay naroon na siya sa hospital kung saan naroon rin si Cody. Nag-iiyakan ang pamilya nito habang hinihintay rin matapos ang operasyon. Naroon rin ang ibang pinsan nito na nakilala niya sa isang birthday party noon. Naroon rin ang mga kaibigan nitong si Daniel Manilin at Herbert. Pakiramdam ni Elle ay hihimatayin siyang muli. Hindi niya kayang mawala si Cody sa kanyang buhay. Iniisip pa lang niya na maaari itong mawala ay parang namamatay na rin siya. Napahagulgul siya nang makita niya sa balita ang kalunos-lunos nitong itsura habang nakayuko ito sa manibela ng kotse nito.
Duguan ng bandang noon nito na umaagos sa buong mukha nito. Nakuha niyo ng video ng isang concerned citizen na ibinabalita ngayon. I'm sorry, ikaw si LD ba? Napalingon si Elizabeth sa daddy ni Cody na namamagarin ang mga mata. Napahagulgul itong yumuko sa kanyang harapan. I'm so sorry. Kung hindi ko lang pinilit magpakasal ang anak ko sa iba. Hindi sana ito mangyayari sa kanya. Humahagulgul nitong paghingi ng tawad. Wala siyang masabi kahit ano. Hinang-hina ang buo niyang pagkatao at wala siyang lakas upang bumigkas kahit isang salita lamang. Ipinagsisigawan ng anak ko sa amin na ikaw ang babaeng nais niyang pakasalan. I'm so sorry, Hiha. I'm really sorry. Lalo siyang napahagulgol sa sinabi ng daddy nito. Samantalang tulala lamang ang mami ni Cody sa isang sulok at parabang mababaliw ito sa nangyayari. Katabi lamang nito ang ate ni Cody na si Karen Hoffman na magang-maga na rin ang mga mata. Sa awa ng Diyos, ayon sa mga doktor ay naging matagumpay naman ang operasyon nito. Maliban raw sa pinsala nito sa bandang harap ng ulo nito ay wala naman raw itong natamong matinding pinsala sa buong katawan nito kundi mga sugat lamang. Ngunit 2 linggo na itong comatose simula ng maaksidente ito. Hindi pa rin ito nagigising simula ng araw na iyon. Walang sawa si Elizabeth sa pagbabantay kay Cody, daig niya pa ang personal nurse nito. Hindi siya umalis sa tabi ng kanyang minamahal. Palagi niya pa nga itong kinakausap sa tuwing siya lamang ang nagbabantay sa loob ng hospital room nito. Kami na muna ang magbabantay kay Colts ngayon. Umuwi ka muna. Pakiusap sa kanya ni Manilyn nang dumating ang mga ito. Kasama nito si Daniel, Zachary at Herbert. As usual, may dala ulit mga pagkain ang mga ito para sa kanya. Simula nang magbantay siya kay Cody ay hindi pa siya umuwi sa kanyang condominium. Dito na siya sa hospital natutulog at naliligo. Binigyan lamang siya ni Herbert ng mga damit at gagamitin niya. Umiti siya ng tipid bago siya umiling. Ayokong umuwi. Dito lang ako kay Cody. Sabay-sabay naman na pabuntong hininga ang magkakaibigan. Ilang beses na siyang kinukumbinsi ng mga ito na pansamantalang umuwi muna para makapagpahinga siya ngunit palagi lamang siyang tumatanggi. Lumapit si Manilyn kay Cody. Napaka-swerte mo. Mahal na mahal ka niya, Codes. For sure kilig na kilig ka. Biro ni Manilyn kay Cody. Malungkot silang ngumiti. Ngunit unti-unting nagmulat ng mata si Cody kaya naman halos matigilan silang lahat at hindi makapaniwalang gumagalaw na ito at unti-unting dumidilat. Lumapit rin siya kay Cody at halos madapa-dapa pa siya kahit 5 hakbang lamang iyon. Cody. Napapaiyak niyang sambit sa pangalan nito. Codes. Nanlalaking mga mata naman na tanong ni Manilyn habang nasa tabi rin ito ni Cody. Naglapitan rin ang 3 mga lalaking kaibigan nito. Codes. Sa wakas ay nagising na ito. Tumawag agad ng doktor si Zachary upang ipatanggal ang mga aparatong nakakabit sa bibig at ilong ni Cody. Tuwang-tuwa naman ang mga doktor dahil nagising na ang pasyente ng mga ito. Babe. Mahinang ungol ni Cody kaya napahagulgul na si Elle sa tabi nito. Ngunit natigilan siyang muli dahil kay Manilyn ito nakatingin. Umusog ng kaunti ang doktor upang bigyan sila ng privacy. Oh God, Codes, gising ka na. Masaya at hindi makapaniwalang tili ni Manilyn.
Agad nitong niyakap si Cody. What happened to me, babe? Nanghihina pa nitong tanong kay Manilyn. Napatingin si Manilyn sa kanya. Codes, ano bang sinasabi mo? Cody, nandito ako. Hindi na nakatiis si Elle na hawakan ang kamay ni Cody. Doon pa lang ito napatingin sa kanya. Nakita niyang kumunat ang noo nito na parabang hindi siya nakikilala nito. Who are you? Mahina ang boses nito at parang nahihirapan pang magsalita, ngunit malinaw yon sa pandinig nilang lahat. Nagkatinginan ang mga kaibigan nito at ang doctor. Maybe he's having a post-operative delirium. This is a temporary condition that causes the patient to be confused, disoriented, unaware of their surroundings, and have problems with memory and paying attention. It may not start until a few days after surgery, comes and goes, and usually disappears after about a week. Amnesia? Tanong ni Daniel sa doktor. Hindi ko pa nasisigurado. Maari pero marahil epekto lamang ito ng naisagawa naming operas iyon sa kanya. Later on, maaalala niya rin ang lahat. Some of my patients have the same cases. Usually 2 to 3 recent years ang hindi nila natatandaan sa buhay nila. But after weeks or months, naaalala rin nila unti-unti ang mga nangyari sa kanila sa mga nakalimutan nilang taon. Kunot noo naman at nagtatanong ang mga mata ni Cody habang nakatingin sa kanilang lahat. Codes, hindi na ako ang girlfriend mo. Hindi mo ba naaalala si Elle? Napalunok si Cody at muling tumingin sa kanya. No, I don't know her. I don't remember her. Seryosong sambit ni Cody bago nito bawiin ang kamay nito sa pagkakahawak niya. Nilapitan agad siya ni Herbert upang pakalmayan siya dahil napahagulgol na siya sa harap ni Cody. As much as possible, huwag muna natin i-pressure ang pasyente na maalala agad ang mga pangyayari. I don't remember her. Sino ba siya? Please, wala akong panahon para kumilala pa ng ibang babae. Babe, I want to go home. Dahan-dahan umupo si Cody habang inaalalayan ito ni Manilyn. Anong year ang naaalala mo, Cody? Anong taon na ngayon? Tanong ni Zach Erie. 20. Maiksing sagot ni Cody. Nagkatinginan muli ang mga ito. Mali ang taon na ibinigay ni Cody. It was the year 3 years ago. Ibig bang sabihin ay nasa 3 taon ang nakalimutan nito? Ano ang huli mong naaalalang nangyari? Tanong pa ni Zach Erie. Napalunok si Cody at tila nag-iisip ito ng malalim upang isipin maigi ang naalala nito. I was in my yacht with Manilyn. Sagot ni Cody. Tumingin naman si Manilyn sa kanya na parabang humihingi ito ng patawad. Naiiyak rin ito at nasasaktan para sa kanya. Kilala ko kayong lahat bukod sa kanya. Nakakunot na noong sabi ni Cody bago siya nito tignan muli. Agad rin itong nag-iwas ng tingin dahil nakikita nito na magang-magana ang kanyang mga mata kakaiyak niya. Cody, it's already 20 ... 3 taon ang nakalimutan mo. And siya si Elle ang recent girlfriend mo at hindi ako. Nagkahiwalay na tayo, Cody, at magkaibigan na lang tayo ngayon dahil si Elle na ang girlfriend mo ngayon. Matapang na sambit ni Manilyn kahit pa alam nitong mabibigla si Cody sa sinabi nito. What? Hindi niya deserve masaktan ng ganito. Alam ko makakaalala ka rin.
Pero maganda na yung sinasabi na namin sa'yo ang totoo. Are you kidding me? Halos paos na sigaw ni Cody. Para iyong kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Bakit parang ayaw nitong kilalanin siya? Huwag niyo munang biglain ang pasyente. Dahan-dahan lang sa pagbigay sa kanya ng impormasyon. Singit ng doktor ngunit hindi ito pinakinggan nila Manilyn, Daniel, Zachary at Herbert dahil naaawa ang mga ito kay Elle. Hoy Codes, listen to me, look at me. Pamayat ako diba, 3 years ago napakataba ko. Daniel, bakit pamayat ka? Kasi nga 3 taon na yon. Maniwala ka na lang sa amin, okay? I can't believe this. Totoo palang nangyayari yung mga sa pelikula. You, this is frustrating. Napapahawak pa sa sariling buhok nito si Daniel dahil hindi ito makapaniwalang may amnesia ang kaibigan. I don't know what's happening. Napahilamo si Cody sa sarili nitong mukha habang nakatitig lamang siya dito. Kahit hindi siya naaalala ni Cody ay masaya na rin siya kahit papano nagising na ito. Tigtas na ang pinakamamahal niyang lalaki. Codes, panigurado susuntukan mo sarili mo ngayon kung naaalala mo lang si Elle. Naiinis na sambit ni Daniel kay Cody. She's your girlfriend, iyon ang itatak mo sa utak mo. Sabi pa ni Herbert. Hayaan niyo muna siya. Huwag niyong pilitin maalala niya ang mga nakalimutan niya. Ayos lang ako, guys. Napatingin sa kanya si Cody at napailing na lang ito dahil hindi talaga siya nito maalala. Muli itong napahiga dahil sa mga pangyayaring ikinagugulantang nito. Cody, sana kahit hindi ako maalala ng isip mo, maalala pa rin ako ng puso mo.